Lagi niyo pong pakatatandaan, kapag nakakita ka ng isang singsing or anumang alahas na gawa sa silver, may tatak na 925 o Italy 925 at may nakalagay na batong diamond, wala pong diamond na original na inilalagay sa isang alahas, singsing quintas na gawa sa silver. Lamang ang may alam. Magandang panahon po ulit sa inyo, mga kaibigan ko dito sa aking channel, More Than Treasures. Sa video po natin ito ay sasagutin po natin yung katanungan ng isa po nating tagasunod. Ang tanong niya po ay ganito. Ito po. Sabi niya, bakit hindi daw po pwedeng ilagay ang diamond sa silver? Kwento ko lamang po sa inyo bago po natin yan sagutin ay sa tagal ko na rin pong pamimili ng alahas, kahit isang beses, hindi pa po ako nakabili ng silver na singsing, silver na alahas na may nakatanim po na tunay na diamond. Gaya nga po nung una kong sinabi sa inyo sa aking mga vlog, kapag ang isang silver ay may diamond, may bato, automatic take po yan. Sapagkat wala pong nilalagay na tunay na diamond sa silver. Bakit nga ba walang nilalagay na tunay na diamond sa isang silver na singsing or anumang alahas na silver? Bakit? Number one, kaya po hindi nilalagay ang diamond sa silver dahil ang silver po ay malambot. Malambot po ang sterling silver o malambot po ang silver. Kaya ang diamond po ay inilalagay sa mga matitigas na metal. Tatlo lamang po ng klase ng metal ang nilalagyan ng diamond, mga precious metal po. Tatlo lang. Unang-una ay ang gold. At kapag ang isang gold na alahas ay may diamond, ano po? Ang karat po ng gold ay, unang-una ay 18K pababa. Kapag po ang isang alahas na gold, singsing, ay may diamond, iyan po ay 18K karat pababa. Mas marami po ako nakukuha ang diamond sa singsing po na 10K. 14K, 10K, tapos yung 8K, may 6K, may ron pa pong 4K kung tawagin mga kulo na ginto. Dahil yung mga gold na yan, yan po ay matitigas. Bakit? Dahil po ang diamond ay sobrang tigas na bato at sobrang kinis na bato. Kaya hindi mo po siya pwedeng ilagay sa tulad ng silver na malambot. Tulad po ng matataas na gold, hindi din po pwede. Kaya unang-una nilalagay po ang diamond ay sa ginto na 18K pababa. Dahil ang 18K pababa, matigas na po na gold dyan. Dyan na po nakalagay. Pero sa tagal ko na rin pong pamimili ng alahas, wala pa po ako nakitang 21K pataas na nilagyan ng diamond na tunay. Ito pong tinuturo ko sa inyo ay base po sa aking sariling karanasan, sariling kong karanasan, at siyempre po, tayo ay nagre-research din po, at ito po ay tinuturo ko po sa inyo ng aking naranasan po ng personal. Kaya ang atin pong mga tinuturo ay hindi po lamang haka-haka. Kasi kung may diamond po na nilalagay sa silver, sa tagal po ng panahon, so mapipipin years na po ako pamimili ng alahas, ay wala pa po ako kahit isang nakita na diamond sa silver. Kaya pag may nagbinta sa akin, binibinta ko silver ko sing-sing, may diamond yan. Hindi ko na po kailangan kilatisin yan. Pag nakita ko Italy 925, matik po yan, walang diamond po dyan. Bakit? Inuulit ko po sa inyo, sa matitigas lamang po na bakal, inilalagay o precious metal ang diamond. Tulad po ng gold. Kalimitan po ang diamond na nakukuha ko. Kalimitan ay nasa white gold. Opo. White gold na ang K ay karat ay 14K pababa. Nakakakuha din ako ng 18K minsan. Pero mas marami po yung 14K pababa at laging nasa white gold. So, ang diamond ay wala po sa silver. Nasa ginto. Tatlong precious metal lang yan. Una ay gold. 18K pababa. Pangalawa, na nilalagyan po ng diamond ay ang platinum. Dahil ang platinum po is napaka
tigas na bakal. Napakatigas na bakal po niyan. Kasi ang mahalaga po sa metal, pag sing-sing, yung crown niya, doon po nakakapit yung diamond. Kaya pagka silver po ang ilalagay sa diamond, hindi po kaya proteksyonan 100% ng silver ang diamond. Hindi kaya kasi kunting sikwat mo lang yan. Yan nga po, pag napapasabit lang sa mga tela na matitibay, damit, yung pagkakaganito ng silver, bigla pong umuunat yan kasi nga po ay malambot siya. Sample po nito, ito. Ganyan po. Kailangan, yung crown niya, yung mga nakakapit po sa diamond tulad niyan, ay matigas na metal. Para maproteksyonan mo po yung diamond na pinoproteksyonan mo. Hinahawakan ng kanyang metal. Bakit? Uulitin ko po sa inyo. Ang diamond po is napaka-precious stone. Ituturo ko po sa inyo kung paano nakukuha ang diamond, kung saan nakukuha ang diamond, kung gaano kahirap makuha ang diamond. Kaya ang halaga nito is very expensive. Ano po? Napakamahal. Tapos, ilalagay lamang po sa silver na mababa na po ang kanyang value, hindi pa po ganun katigas. Kaya po nilalagay po ang diamond ay sa mga high value at matitigas na precious metal, gold. Pangalawa nga po ay ang platinum. Dahil ang platinum, bukod sa napakatigas ng platinum, precious metal, napakamahal pa po ng presyo. Pangatlo, nilalagay din po yan sa palladium. Okay? So, inuulit ko po sa inyo, kapag ang isang alahas na platinum ay may tatak na piti, sing-sing or pendant man, at may nakalagay na bato, 100% huwag ka na pong magduda. Original na diamond ang nakalagay po dyan. Maliban na lamang siguro, kung nahawakan ng isang magaling na platero, alahero, tapos ay kinuha niya yung bato, pinalitan niya ng fake, kaya po yan ng mga magagaling na platero. Kaya kailangan, marunong ka rin po tumingin ng original na pagkakasetting. Makikita mo kung nabiform na, naagalaw na o hindi pa. Okay? So, nawa po, kaibigan, sa iyong katanungan, pangalawang tanong mo na sa akin to eh, kasi sabi mo sa akin, nung masagot ko yung ulang mong tanong, sabi mo sa akin, sir, isa na lang. So, bakit hindi nilalagay ang diamond sa silver? Pero, gusto kong paalala sa iyo, eh, kahit po damihan mo ng sagot, ng tanong, kahit po magtanong ko na magtanong, basta usapan lamang po na precious metal, alahas, gold, platinum, precious metal, precious stones, ano po, kayo po ay aking sasagutin sa tamang katanungan lang at tamang kasagutan din na aking kaya. Pakiusap po sa inyo sa mga nagtatanong, ano po, tulungan nyo naman po ako na ma-share ang ating mga video. Yan na lamang po ang pinakambayad nyo sa akin. I-share nyo po ang aking video sa mga kaibigan nyo upang sa gayon, hindi lamang kayo natuto. Natuto na sila, nakatulong pa po sila dahil marami nagko-comment sa akin. Sila daw ay nanonood sa mga vlogger ng alahas na mali-mali naman pala ang turo. So, nung makita po nila yung channel natin, bagamat tayo po ay baguhan pa lang, maliit pa lamang po ang ating channel, sila po ay nagpapasalamat dahil talagang natututo po sila. At kaya ko naman pong siguraduhin sa aking mga viewers, sa aking mga tagasunod, sa aking mga kaibigang followers, kaya ko po sa inyong i-assure, 100%. Kaya ko pong patunayan sa inyo na ang tinuturo ko po is totoo. Mapa-video man, mapa-online man, or mapa-aktual. Kung sakasakaling tayo magkakaroon ng pagkakataong mag-aktual, sa mga malalapit lamang po sa akin, ako po ay nasa Real Quezon, pumunta lamang po kayo. At sisiguraduhin ko po sa inyo kahit sa aktual, kaya ko pong patunayan na totoo at garantisado 100% ang ating itinuturo sapagkat lahat ito ay batay lamang po sa ating karanasan. So inuulit ko po sa inyo, walang diamond sa silver. Nasaan ang diamond? Nasa gold, platinum, at palladium. So nawa po ay nakatulong tayo at doon po sa mga bagong daan, napadaan lamang sa aking channel. Pakisubscribe nyo naman po ang aking channel. At pakihit nyo po ang notification bell, lagay nyo po ay all para update po kayo sa lahat kong video. At kung magugustuhan mo, pakilike nyo na po at pakishare sa ating mga kaibigan para nakatulong ka na, natuto pa sila.
At kung kayo po ay may request, may katanungan, wag na wag po kayong mahihiya na kayo ay magtanong sapagkat sasagutin ko po kayo nang naayon lamang sa aking kakayahan. Minsan nga may nagtatanong dyan na gusto lang akong subukin. Pero inuulit ko po sa inyo, basta maayos ang tanong nyo, sasagutin ko po kayo. So marami pong salawat at God bless po sa bawat isa. Lamang ang may alam.